kanya, matagal lang po natin nire-raise yung ating mga concern bilang mga scholar ng bayan. Ngunit dumating tayo sa punto na kailangan pa po merong isang mapunta doon sa kasukdulan na mapatawa ng forced leave of absence. Hindi lang po sa pamantasan, kundi forced leave of absence sa lipunan. Forced leave of absence dito po sa bansang ito at sa mundo ang ating ginagalawan. Dahil nga po siya ay pinatawan po ng forced na death sentence po dito po sa pamantasan. Sinasabi po na suicide ang naganap, kundi tayo po ay naninindigan na murder ang naganap sa ating kasamang scholar ng bayan. Nakakalungkot na umabot tayo sa ganitong punto. Dahil kung tutuusin naman po, sa umpisa at umpisa pa lang, sana nakita na nating lahat, hindi lang ang mga scholar ng bayan, kundi ng iba't iba pang sektor at ng mga mamamayan sa bansang ito, na unti-unti tayong pinapatay ng mga pulisiya, hindi lang ng administrasyon ng UP, kundi ng pamahalaan. Unti-unti pinapatay ang mga mamamayan dahil sa patuloy na pagsasamantala. Hindi lang sa usapin ng edukasyon, kundi sa iba't iba pang batayang serbisyo pandinan. At narito na nga tayo sa puntong ito. At ano nga po ba ang ating panawagan? Totoo po, nag-force leave of absence sa Christelle. Wala na po siya dito ngayon, hindi na natin siya kasama. Maaaring sinasabi ng iba, sumuko na po siya sa laban. Pero tayo bilang mga scholar ng bayan, bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, tayo po lahat ito na nanatiling buhay. At nananawagan po tayong lahat na sa lahat po ng mga nanatiling buhay ay patuloy tayo makipaglaban. Ipagpatuloy natin kung ano po yung nakikita natin laban ngayon ng mga mamamayan. Ito nga po yung pagpapanawagan natin. Unang-una, sa loob po ng pamantasang ito, na itigil na po yung mga pulisiya na patuloy na nagpapahirap sa mga estudyante. Partikular na nga dito yung FLOA, yung No Late Payment Policy, at ito nga po yung STPAP. Nananawagan po kami sa administrasyon ng UP na hindi po sapat yung sinasabi nila na review ng STPAP. Kitang-kita naman po natin na sinabi sa atin na ang pangunahing objective ng STPAP ay upang gawing accessible ang edukasyon para sa malawak na hanay ng mga kabataan. Ngunit simula po nang pinatupad ang STPAP, lalo pong naihiwalay ang pamantasang ito sa mga mahihirap. At hanggang sa ngayon po, kung makikita natin, paunti na paunti yung mga mahihirap na nag-aaral sa pamantasang ito at iba pang state universities and colleges. At nakakalungkot po yung ganitong klaseng pangyayari. Sinasabi, ibabalikan din po natin yung kasaysayan ng UP. Unang-una naman po, yung UP naman, doon pa, ay para sa mahihirap. Ito yung lugar kung saan, ito yung pamantasan kung saan yung pinakamahihirap, ngunit pinakamatatalino ng estudyante ay nakakapasok. Dito nakakamit yung kaalaman. Pero nakakalungkot na ngayon, isinasara natin yung pamantasan. Minilimit natin yung kaalaman dito lang sa loob at pinagkakait yung ganitong kaalaman sa malawang ng hanay ng mga kabataan na gustong makapasok sa mga paaralan, gustong makapasok sa mga silid-aralan, gustong makakita ng mga libro at gustong matutunan kung ano yung mga natutunan ng mga kasalukuyang scholar ng bayan. Kaya naman, bilang mga scholar ng bayan, tungkulin natin ipaglaban yung ating mga karapatan at huwag hayaan na ito ay natatapakan. Hindi lang natin ito duty para sa ating mga sarili, kundi sa sambayanan na patuloy ng papaaral sa atin. Kaya nga tayo scholar ng bayan, itong mga to, mga magsasaka, mga manggagawa, yung mga nagtatrabaho patuloy at nababayad ng buhis, sila yung harap papaaral sa atin, ngunit yung kanilang mga anak mismo ay hindi makapasok dito sa pamantasan. At siyempre, yung pinakamalawak na panawagan natin, ito na po yung panahon upang mamulat ang administrasyon, hindi lang ng UP, kundi ng pamahalaan, si Noynoy Aquino. Minsan na po niyang sinabi sa atin na tayo ang boss niya. Binigyan natin siya ng pagkakataon. Pero ngayon nakikita natin na kaya natin sinasabi na bilang mga scholar ng bayan, tayo ay dapat naglilingkod sa sambayanan dahil wala na po inabandona na ng Estado, inabandona na ng pamahalaan ang kanyang responsibilidad na paglingkuran ng sambayanan. Siya mismo ang nagpapatupad ng mga pulisiya na pumapatay sa mga mamamayan. Kaya naman po nananawagan kami sa pamahalaan ni Noynoy Aquino na kung hindi mo ititigil ang komersyalisasyon at privatisasyon ng edukasyon, kung hindi mo ibibigay ang karampatang budget, hindi lamang para sa edukasyon, kundi sa iba't iba pa mga batayang serbisyo at panlipunan, patuloy na maniningil, hindi lang ang mga eskolar ng bayan, kundi ang iba't iba pang sektor ng lipunan, ang malawak na hanay ng sambayan ng Pilipino, maniningil sa pamahalaan at sa Estado tinatalikuran ang kanyang responsibilidad sa kanyang mga mamamayan.